Buenos días, señoritas y señoritos. Today we are going to discuss an issue that is political in nature, pero this is an issue that's going to grow in the coming days, especially as we approach the 2025 senatorial election, or even the 2028 presidential election. At ito po ay yung pagpupustura ng Liberal Party, now under my friend and respected congressman na si Albay 1st District Congressman Edsel Lagman, na isa sa mga matitinong miyembro ng Kongreso at isa rin talaga sa mga fiscalizer dyan sa Kongreso. So siya po ang elected president at ng Liberal Party. At nag-help po sila ng National Executive Council last week po, sinabi niya po na the Liberal Party is looking to the 2025 midterm elections and succeeding polls at babalik tayo. We will be back. So yun po. Yan po i-discuss natin ngayon, if the Liberal Party can still pick up. So but before that, i-discuss po natin muna yung ano mga plano nila. Before we go into the political analysis, whether may buhay pa ba na babalikan yung Liberal Party. So, sabi ni Edsel Lagman na sa dami daw challenges sinaharap ng Liberal Party, hindi daw ito dapat huminga or to go into a hiatus, yung walang nangyayari, walang ginagawa. Sabi niya, in fact, now is the time to perpetuate the legacies of the Liberal Party. We may be small in numbers now, but we are far from insignificant. For what we lack in numbers, we compensate with the unquestionable quality and excellence of our members, Lagman said. Sa dagdag niya, we look forward to 2025 midterm elections and beyond. Babalik tayo. As your president, I am not ready to incant the requiem of the Liberal Party. I assume the presidency to lift up the Liberal Party from the ashes of the May 22 elections, he added. So, sabi niya, yung requiem po, hindi pa daw yung seremonya yung po sa mga patay. So sabi niya, hindi ko pa ready yung i-officiate yung seremonya ng patay, dahil buhay pa yung kwan, yung Liberal Party. Sabi niya, to remain relevant and expand our ranks, we must unite and strengthen our crusade for sound, effective and just governance, and intensify our recruitment activities starting from the grassroots and concentrating on getting the support of the like-minded politicians, political leaders. The party must also be invigorated with young blood, and we must also prioritize the enlistment of members from college campuses, barangay youth leaders, and the ranks of the national officials. So yun. Dagdag pa niya na dapat daw mag-immerse daw sila sa mga tao, na yung mga tao naghahangat ng magandang buhay. So yun, maganda naman itong speech ni congressman, pero ngayon lang masasabi natin medyo hard sell ito, kasi medyo minority lang talaga sila, sa ilan lang sila sa Kongreso. At dalawa lang ata sila, or isa lang si Riza Hontivero sa Senado. At kukunti lang sila sa Kongreso. Ang nandun lang ata si former Quezon City Representative Kid Belmonte, na wala na sa Senado. Kwan na.
Tapos nagka 3 terms na siya, vice chairman siya. At wala na rin si Erin Tanyada na former executive speaker, deputy speaker, na ngayon vice president ng Liberal Party. Andyan pa rin si Oriental Mindoro Rep. Alfonso Umali, treasurer ng Liberal Party ngayon. At ilan pa. So, medyo masasabi natin na medyo dahil pa sa pagkatalo nila sa Kwan sa last presidential election, kumaga naka 3-strike na yung Liberal Party, talo si Mar nung 2016 and then 2019 talo rin si 2016 and then 2019 senatorial election wipe out sila and then 2022 talo sila kay Marcos. So 3 strike na po sila. Ang sa akin lang, kung tanungin nyo sa independent analysis ko, whether pwede pa ba mabuhay yung Liberal Party, pwede pa po. If they will really work hard, doubly hard talaga po para to get in the side of the people. Ang the one thing that is working for them right now po is the very strong discontent and disappointment ng mga tao kay Marcos at saka kay Sara Duterte. They can work on that. Dapat they should be the tulad ng sinabi ni Representative Edsel Lagman, dapat maidala nila itong issue sa tao at maidala nila itong issue sa social media, maidala nila itong issue sa Senado at sa Kongreso, pero ngayon wala tayo talaga nakikita. Medyo yun nga yung sinasabi niya, yung iba patulog-tulog pa muna, nagre-rest pa muna, kaya sabi niya mag-ingay na tayo. Ngayon ang nakikita ko lang very prominently vocal na Liberal Party stalwart ay si Risa Hontiveros, pero the rest sa mga ano-ano mang issue siguro binibigyan nila ng 100 days sa kwan muna, honeymoon period, the traditional 100 days honeymoon period kay Marcos, pero kay President Marcos, but they should work hard and they can capitalize, they can exploit yung galit ng tao, hindi lang po yung galit ng tao, kundi including po mga bumoto kay Marcos, kasi yung iba dyan po nagiging desperado na rin po at nagiging disoriented dahil na, ngayon pa lang nagsisimula na po sila, although yung iba they're hanging on to false hope pa po na meron iba sinasabi pa na ay meron naman si Marcos 6 years para bayaran tayo yung 1 million na prinamis sa bawat boto sa kanya, or kaya 1 million in Italiano gold. Kaya nga yung iba nag-iimbento pa ng mga haka-haka na yung pumunta daw sa US para mag-withdraw daw si Marcos ng mga gold para tulungan buhayin yung Philippine economy at babayaran na sila ng 1 million. Pero unti-unti na po yan, habang tumatagal yung panahon, yung iba dyan nagbenta ng kalabaw, yung iba dyan nagsanla na, yung iba dyan nag-utang na ng katakot-takot sa pag-asa na umaasa na babayaran sila ng 1 million and then hindi dumating. So yan mga yon po, pwede bumaliktad yan, pwede sumuporta yan sa Liberal Party. Pero it depends also kung gaano pwede sila yung magiging dominant party kung sa kanila napunta yung tao. Pwede rin sa third force na tulad ni Isko Moreno. Hindi pa rin natin inaalis yung posibilidad na kung hindi man gumana yung paghahanap ng third force dahil
bilip pa rin yung mga karamihan ng mga tao kay Duterte, pero ngayon na nawawala na yung kredibilidad nila kay Duterte habang lumalabas yung mga katiwalian, at nadi-discourage na rin sila kay Sara habang pinapakita na malalaking budget lang ang habol niya, habang samantala missing in action siya or MIA kasama na si Bongbong nung kasagsagan ng typhoon na tumama sa atin recently. So wala po sila, pareho po sila kwan po, missing in action, in action si Marcos na next day na lang lumantad, si Sara ni siya o ni helicopter niya missing in action. So at dahil dito sa mga issue na mga budget niya, mga confidential fund niya, so parang ngayon pa lang na nawawala na yung credibility niya, nawawala na yung suporta sa kanya ng mga tao, at pwede wounded siya pagdating ng 2028. So pwede third force again or mag susubukan pa ba ulit ni BP Lenny, pero I will advise her against that kung gagawin pa niya yan, kasi baka maulit yung nangyari kay Mar Rojas na sinubukan wala pa rin. So people might be looking for somebody new, a fresh face, a new face. So it could be Isko Moreno or it could be another politician rising as the third party in third force in the 2028 election. Pero it could also be magkaroon ng resurgence of support yung Liberal Party, kasi baka sa kanila mapupunta yung mga discourage ngayon sa Marcos administration at saka sa Sara sa initial performance at mga controversies na kinakasangkutan ni Sara Duterte. So hindi pa rin, I wouldn't count out the Liberal Party po. It's still a force to reckon with, pero all depends kung what measures they will undertake to bring themselves back to the consciousness, at makakapogi point sila sa mga tao the same way Marcos did nung natalo siya kay BP Lenny Robredo. Mas dumoble yung effort niya to really yung sa social media, sa TikTok, sa Viber, at pag-ikot-ikot niya sa mga politiko. So it all depends sa action ng Liberal Party. Pero as of now, like sinabi, I agree with Congressman Edsel Lagman, the Liberal Party may be down but not out. So tutukan pa po natin itong issue na ito. Anyway po, kahit sinuportahan natin si Mayor Isko Moreno, si Vlogcaster is just being fair to everyone sa mga issues. Dahil po, tulad ng sinasabi natin, talaga, let's move on. Tapos na yung politika. Wala nang kakampings, wala nang Blue, wala nang Manny Pacquiao, Ping Lacson. Tayo po, we are just trying to help the country, trying to fiscalize this new government. Kung tama ang ginagawa, we support it. Kung mali, we criticize it. And we tell the truth to the Filipino people. So, tutukan po natin itong issue na ito. So, don't forget to tell your friends. Kahit ano pa pong political color nila, kahit sino pang sinuporta nila, dito po sa Vlogcaster Armandine, neutral po tayo. And they can get fair and balanced news and views dito sa channel na ito. So, also don't forget to tell your friends to subscribe to the Vlogcaster Armandine YouTube channel. And see you in my next vlog.